Sari, good morning po. Welcome back again to my YouTube channel. It's Nisha May Javier. Today is Wednesday, September 1, 2021. And for today's vlog, gusto ko lang po sa inyong mag-update na, ayun po, cancel po yung ano natin, ECQ, pero 2 days lang po. Sa September 2, 6 PM, ay ayun po, ECQ na talaga dito sa aming lugar, sa Amadeo, Cavite. Pero hindi po lahat ng barangay ay ECQ. Pili lang po. Yung meron lang po mga matataas na bilang ng positive sa COVID po, ay yun lang po yung kanilang ilalockdown. Pero ito pong lugar namin, yung barangay namin, which is nandito po kami sa Tamakan, Amadeo, Cavite, is kasama po kami sa malalockdown. So ganito po yan. Hindi ko pa po alam mga kasari kung meron bang oras ang pagbubukas at pagsasara ng tindahan or totally sara talaga ang tindahan maghapon. So wala pa pong ganun. Hindi ko pa alam guys kung anong policy sa sari-sari store. And ngayon po, open po ang aking sari-sari store ngayon. Pero pansin nyo naman po ay naka-face mask ako. And bawat may bibili, pagkatapos nilang bumili, is nag-a-alcohol po ako. Ganun po ako. Pero hindi ako ganun ka-aware dati, nung hindi pa sobrang dami yung positive dito sa lugar namin. Pero ngayon, ay hindi ko na tinatanggal mga kasari yung aking face mask and parati din ako nag-a-alcohol. So ngayon naman po, medyo madami-dami mga kasari ang bumibili. And kanina, nagsulat ako sa karton ang inilagay ko, pakiusap, bawal utang. Dalawang beses ko sinulat guys, isang maliit at isang malaki. So ngayon talaga ay hindi ako magpapautang dito sa aking sari-sari store kasi alam niyo naman na magla-lockdown ECQ dito sa lugar namin. And yung puhunan ng sari-sari store natin, kapag natengga yan, ayun, kapag pinautang natin yan na pinautang, is walang mangyayari sa ating puhunan. Kaya ang bala ko kapag may bumibili, is iipunin ko muna yon kapag hindi ako nakalabas at nakapamili. At least safe yung puhunan ng sari-sari store. Kaya yun muna yung policy ko dito hanggat maaari hindi ako magpapautang sa aking mga customer. And ngayon guys, gusto ko kayong i-update kahit mag lockdown dito, ECQ sa lugar namin, is meron po ako mga dinagdag na paninda dito sa aking sari-sari store. So ngayon po, ipapakita ko sa inyo mga kasari yung mga nakuha ko kanina dun sa nag-alok sa akin. And kahapon, meron din ako nabili sa Pure Gold na idinagdag ko din dito kasi minsan ay may naghahanap sa akin. So kunin ko muna dun mga kasari kasi dun ko siya inilagay. So eto po mga kasari yung dinagdag ko dito. Bali ano po siya, gel. Gel po siya, ayan, grips. Grips gel. At sobrang bango niya mga kasari. Ang nakalagay pa dito with aloe vera. Ayan. Ang puhunan niya po ay 2 pesos sa Pure Gold. Ititinda ko siya mga kasari ng 4 pesos para meron naman akong 2 pesos na tubo bawat isa. So ayan po, gel. Minsan kasi may naghahanap sa akin ito. And ayun, wala akong naibebenta. Sayang naman, di ba? Kaya bumili na rin ako kasi nung nag-ikot-ikot ako kahapon sa Pure Gold, may nakita akong isang pack ng gel. So ayan. And sobrang bango niya guys. Tingin ko ay mabebenta to sa akin. So ang sumunod naman, eto po, ball pen. Bumili ako dun kanina sa nag-alok sa akin. Bali, isang box po siya, 12 pieces yung laman. Ano daw to? Medyo mahal nga yung pagkakabenta sa akin. Gawa ng, ang puhunan na is 8 pesos. Ibenta ko daw ng 10 pesos. Lahat po ito is color black po lahat, yung binili ko. Kasi ayun po, minsan naman, may naghahanap din talaga sa akin ng ball pen. Ako, dito sa store ay merong sariling ball pen guys, sign pen. Gusto ko sign pen na matinta. Gusto ko lagi yung pinangsusulat ko ng mga orders or doon sa aking record book. Gusto ko malinaw. So, pakita ko sa inyo guys yung ginagamit ko dito na sign pen. So, eto po mga kasari yung sign pen na ginagamit ko dito.
Ayan, bali halos kalahati na nga yung ubos. Ang bilis kong makaubos ng mga ballpen, mga kasari. Ayan siya. Iba-ibang color. Merong pink and merong yellow. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, guys. Marami sigurong gumagamit nito na mga ano, kasi madali lang tong orderin. Na-order yata to sa Shopee or Lazada nung pamangkin ko. So, ito yung ginagamit ko dito sa store. And one time, ano, dalawang beses yata ako nagtinda nito na 10 pesos. So, binenta ko na lang ng 10 pesos dun sa bumili na customer. Kasi hindi ko naman alam ang bentahan ng sign pen. Pero ito palang normal na ball pen, 10 pesos pala yung bentahan. So, okay na rin kasi naka-promo naman to nung nabili sa Shopee or Lazada. So, ito guys, 12 pieces. Ibebenta ko ng 10 pesos. May tubo na rin ako na 2 pesos kada isa. And then, ito, naubos to sa akin. Gillette na, ano, pang-ahit. So, bumili ako guys ng dalawang ganito. Ayan. 6 na peraso ang laman nung. Ang bentahan ko nito ay 10 pesos. Ayan. Ang puhunan ng isang ganito is, ayan, 35 pesos. Ang isang ganito ang puhunan. So, may tubo na rin ako dito. Pagkatapos, bumili din ako ng Everready na battery. May naghahanap din sa akin ito, mga kasari. Itong, ano, AAA na battery. 50 pesos ang puhunan nitong 4 na piraso. Bale, ang nabili ko is worth 100 pesos na Everready na AAA. So, may naghahanap kasi talaga sa akin nito. Kaya, ayun. Ibebenta ko siya. Ang puhunan kasi niya ay nasa 12 point something. Siguro, ibenta ko siya ng mga 18 pesos. Kasi hindi naman to fast moving, mga kasari. Ang bentahan ko kasi ng AA nito is 25 pesos. Ang bili ko kasi sa palengke noon ay 20 pesos. AA yun. 25 pesos yung bentahan ko. Ito, gagawin ko na lang sigurong 18. Pagkatapos, ito naman yung huli. Ayan, may naghahanap din talaga sa akin ito minsan. Minsan kasi ito nadadry, nawawala yung laman. Ito yung ano, Mighty Band Instant Blue. Ayan po siya. Kalahati lang yung kinuha ko dun sa nag-alok sa akin. Ang puhunan nito guys is 12 pesos, pang 15 pesos daw. So alam nyo naman medyo parang pricey sa kanila yung ganito. Pero bumili na rin ako mga kasari para makatulong tayo dun sa nag-alok sa atin. Para meron naman silang benta sa araw na to. So ayan, kalahati lang yung kinuha ko kasi hindi naman to mga kasari fast moving dito sa tindahan. So, ayan po yung update ko sa inyo, mga kasari. Nasa worth 386 yun. 386 po lahat ng ano, naka-discount ako sa kanila ng 6 pesos. 380 na lang yung pinabayaran nila sa akin. So, mamaya pala, mga kasari, gusto ko lang kayong i-update. Baka mamalengke o mande. Hindi pala ako mamalengke. Pupunta ako dito sa malapit na wholesaler sa Bukluran po. Yung nilalakad ko lang. Pero mahigpit sila ngayon. Kailangan talaga nakasuot ng face mask at face shield. Tapos, papasok lang doon isa-isa yung mga mamimili. Siguro mamaya pagdating ko doon mahaba yung pila. Pero titiisin ko na lang para yung mga kulang-kulang dito is mapunan ko para may mabili naman yung customer. So, pasensya na guys dito sa aking boses. Kasi naka-face mask po ako. And hinihingal lang nga ako actually. Ang hirap huminga kapag naka-face mask. Pero kailangan natin para safe tayo sa, alam nyo na, sa virus. And ayun po, always positive lang po tayo lahat. Pero hindi po sa COVID. Positive na matatapos din tong pagsubok na to, itong pandemic na to. And kung wala naman po kayong mahalagang pupuntahan, ay huwag na po kayong umalis sa inyong mga bahay. So, yun lang po mga kasari ang update ko sa inyo. Ngayong araw ng Miyerkules, meron pa pala, dadating pala yung ahente ko ng soft drinks and yung delivery ko sa Perasa. So, ayun po mga kasari, dito ko na po tatapusin ang aking vlog. At kung nagustuhan niyo po itong aking video, ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel.
at i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa susunod ko pang video. Bye guys! Keep safe everyone! Bye!